So, hi guys! This is Aleah Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, kakain ba tayo ng mga tira-tira ng amo natin? So, ayun yung ano natin ngayon ha, yung ano natin, video natin for today. Kasi wala na talaga akong maisip, natutuyuan na kayo na ako ng isip. Ayan. So, kung may mga question kayo dyan, please comment down below kung ano yung mga gusto nyong video at gagawan ko yun. So, nagawa ko na kasi yung iba. So, kakain ba tayo ng mga tira-tira nila? Di hindi. Ayan. So, gumagamit kasi yan sila ng chopstick, guys. Wala yan silang serving spoon. Ayan. So, huwag kayong kakain ng tira-tira. Hindi ko nga kinakain yung steam ng gulay na kinain ng alaga ko yung dahon and ginupit ko naman yun kahit hindi yun nalawayan. So, hindi ko talaga siya kinakain. So, kung ano lang yung dapat, kung ano yung binigay nila, dapat hindi nang galing na yun sa ano nila, sa kamay nila ba, hindi na naano-anuhan. So, pwede kayong magreklamo in case na ganun yung ginawa. Sabihin mo, baka pwedeng ibigay mo na lang yung food allowance ko. Kasi hindi kami kumakain ng tira-tira na pagkain kasi aso, pusa, yun lang yun. Tsaka kadiri, may mga lawayan nila. Ang baho pa naman ng bibig nila. Ayan, hindi sila ganun ka-hygienic katulad natin. So, kung pwede, magreklamo kayo. Ayan, so yung kaibigan ko kasi pinapakain sa kanya yung tira-tira ng bata na nandun sa ref. So, first timer kasi guys. And then, salbahe talaga yung amo, malala. Nung nakaraan, sinabuyan siya ng ano, balde na may laman na tubig and damit. So, ngayon naman, sinigawan naman siya kasi nahuli siyang natutulog. Sino ba naman kasing hindi makakatulog? Buong araw, buong gabi, alaga mo yung 5 months na bata sa'yo, nakahiga, nakatabi sa'yo, and sila doon nag-aanuhan sa kwarto kasama yung malaki na na bata, 6 years old. And then, ikaw, nakatulong ka lang, and sila na mama and papa, sa'yo pa iniwan yung bata para alagaan yan. Iiyak yan, padidiin mo pa. Ayan, so kawawa talaga siya and nakatulog siya guys, nahuli siya ng amo niya and napagalitan siya, sinigawan siya. So sabi niya magbe-break contract siya. Sabi ko sa kanya, kung on the spot, magbabayad ka talaga ng 4,730 and napakalaking bagay yun. Sabi ko sa kanya, mag 1 month notice ka. So parang ayaw niya kasi natatakot daw siya. So anong gagawin mo? Kung hindi mo susubukan, wala. And nung nakaraan, pumunta na din siya sa agency dito sa Hong Kong para makakuha siya ng employer. And sabi ko sa kanya, tuloy-tuloyin niya yan. And baka bigyan siya ng sign. And pray lang talaga. Kasi ako guys, pray lang talaga ako ng pray na sana mabait yung magiging amo ko. And so far, simula nung dumating dito, hindi pa naman ako napagalitan na nasigawan. Hindi pa naman sa awa ng Diyos. And sana hindi mangyari. Kasi mabait naman sila. And kung ano yung kabaitan na binibigay or pinapakita nila sa akin, eh sinusuklian ko naman ng kabaitan din. Ayan, so ano lang guys, huwag kayong kumain ng tira-tira. Yung amo ko hindi talaga yan. Halimbawa, may isang buong cake yan. Hahatiin niya muna sa lahat and hihingan niya ako ng plate para sa aking party. Ayan, so sa pagkain naman, hindi ako kumukuha ng pagkain nila. Yung kinukuha ko lang yung nasa soup na lagayan na ako mismo nagluto and kinuha ko yung sabaw and yung baboy doon tsaka yung mga beans na natira, carrots, maes, ayan yung kinakain ko. So hindi talaga ako kumakain ng tira-tira nila. And minsan lang may mga halimbawa, bumili sila ng pizza sa labas yung kinuha na nila ng slice-slice and ayaw ng bata. So ayaw din nila and sumama yung tiyan ng bata. Masaya ako parati pag sumasama yung tiyan ng bata kasi lahat ng mga pagkain na dapat doon pa sa kanila is napupunta sa akin. Ayan, so thankful ako. Ayan, binigyan ako pizza. Ayan, so ano lang talaga, yung mga ganyan kasi guys, okay naman. Pero yung grabe yung tinusok-tusok man ng chopstick, hindi na talaga pwede yan. So, yung mga ganyang pizza, tinapay, ayan, pwede pa yan. So, nakakain pa yan. Pero yung mga ano na talaga, ulam na may sabaw, tapos tinusok na ng chopstick, hindi na talaga yan. And then, sa amo ko naman kasi, binibigyan niya ako ng ulam, ayan, so, kaya hindi ako nangingialam sa kanila. And wala akong pakialam dyan sa pagkain nila. So, minsan, halimbawa, umorder siya sa labas ng pagkain and may appetizer na kimchi and hindi siya kumakain nun kasi ayaw nila ng maanghang. So, sa akin napupunta yung isang pack ng kimchi. Ayan. So,
hayahay ang buhay kasi paborito ko yan. So, mga ganon yung mga ano ko, yung mga hindi nila tira, yung hindi pa nila nakainan and ayaw nila, yun yung kinukuha ko. And natutuwa ako pag, ano, ito kasing amo ko tarantado. Halimbawa, may mga pagkain dyan sa rep, prutas, lychee, gusto ng anak. So, maganda, fresh pa. So, bibigyan niya lang yan 3 piraso and then pabayaan niya lang dyan yung 1 pungpo ng lychee. So, kakuha lang siya ng mga ilang beses lang. And then, pabayaan niya na yung iba. So, yung matitira dyan, hindi niya na yan kakainin kasi ayaw niya na. So, napupunta sa akin yung mga ganon. Ayan. So, yung mga gulay na ano, medyo tumagal-tagal na sa ref. Ayan, ayaw niya na yan. So, sa akin agad napupunta. So, yun yung mga kinukuha ko, yung mga niluluto ko, yung mga hindi pa nila nagagalaw and ayaw na nila. Kaya tinitignan ko talaga yung ano doon, yung cake doon sa ref na kalahati pa. Sumama kasi yung tiyan ng bata and mango cake yon. Sumama yung tiyan and sabi niya ayaw na namin yan. Sabi niya ganun. So inaantay ko na lang na sabihin niya na gusto mo din ganun. So nag-offer kasi yan na gusto mo ganito sa'yo na lang. Ganyan. Hindi naman namin yan nagalaw. Ganyan. So nag-offer sila katulad nung nakaraan. Isang malaking dumplings and dinili niya yun sa laba. Hindi ko alam, siguro mga 5 days na nandun sa ref and ayaw dalhin ng asawa niya yung amo kong lalaki sa trabaho, hindi ko alam kung bakit. So binigay sa akin parang mga siguro ano, kalahating kilo, kung bigas yun, kalahating kilo. So binigay sa akin and buo pa talaga, wala pang bukas, and ako talaga yung kumain. So yung mga ganun, yun yung nakakatuwa, yung may mga ayaw na nila sa rep and sa akin na pupunta. Pero yung mga ano guys, huwag kayong kumain, maghingi kayo ng food allowance. Eh yung dating Pinay dito na ano nila, katulong, parang hindi ata gusto ng amo ko kasi masyadong maarte sa buhay. Ayan, so sa umaga, binibigyan ako ng tinapay ng amo ko sa gabi. Nakainin ko yan pang almusal kinabukasan. So, sa tanghali, kakain akong kanin. Depende kung anong oras magpapaluto sila ng kanin sa bata or aalis sila. So, magsasayang ako ng sakin. Magkusa na lang ako. And sa gabi, nandyan naman sila. So, kasama ako sa budget ng pagluluto. Ayan. So, yung katulong nila dito is nagre-reklamo. Hinihingi niya yung food allowance kasi nga daw, hindi daw siya kumakain ng Chinese food and then ayaw niya daw and nagre-reklamo siya kasi matagal daw kumain yung amo ko. Halimbawa, kakain sila sa tanghali, alas 2 na ng hapon and sa gabi, alas 8 na. So, ayaw ng katulong dati. Yung pangalan niya, Annalyn. Ayan. So, ayaw niya. 40 years old na siya. Ayaw niya. So, alas 11 pa lang ng umaga, nagluluto na siya ng tanghalian niya, kumakain na siya. And alas 6 ng hapon, nagluluto na siya ng hapunan niya. Ayan, kumakain na siya. So, hindi ko lang alam kung nag-break contract siya. Ayokong tanungin yung amo ko or terminate siya ng amo ko. Pero, bago ako dumating dito, is 2 buwan sila na walang katulong. Kaya, nirush ako. Kaya, 2 months lang yung application ko. And, hindi naniniwala yung isang nag-comment na 2 months lang ako. So, yes! 2 months lang ako. May 31, nagka-employer ako. June 2, flight ko na dito sa Hong Kong. Ayan. So, minadali kasi ako, pinukpok ng employer ko yung ano, yung agency ko dito sa Hong Kong na i-process agad yung visa ko and napadali yung process sa akin kasi yung agency dito sa Hong Kong, yung may-ari mismo ng agency dito sa Hong Kong, pumunta sa Pilipinas and in-interview kami personal, kinuhanan kami ng picture, yung mga natanggap and mga files, video, photo, and may contract ka na agad, diba, napipirmahan pag natanggap ka sa broker's interview. So, pinapirmahan na yon sa amin, and then pagkatapos nun, binitbit niya yung contract na yon papunta dito sa Hong Kong para in case na may employer na maghanap ng katulong, and ako yung, ikaw yung napili, or sino yung napili dun sa interview, pipirma na siya agad sa kontrata, and yung kontrata na yon may pirma mo na, kaya ipapadala na lang dito sa Pilipinas pagkatapos i-process ng visa mo, kasama yun siya, or pwedeng i-xerox nila, or hindi ko lang alam, ipaprint, basta nagkaroon agad ng copy yung agency ko sa Pilipinas, kaya maaga akong nakapag-OWA. Ayan, so, ayun yung ano ko guys, kaya 2 months lang ako, and sa hindi naniniwala, wala akong magagawa, kasi 2 months lang talaga ako, and wala akong magagawa dun. Ayan, so, thankful lang ako, kasi, pagdating ko kasi dito, para ng ano, pag naglakad ka, puro alikabok na, lahat sila may sipon na, kasi puro alikabok na yung ano nila,
akala mo hindi na sila natutuyuan ng sipon. Ayan. So sa dami ng alikabok. And magto 2 months na ako dito and wala naman na ngayon. Malinis na ngayon yung bahay. Ayan. So ayan lang guys. And then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.